idol at kabayan. Good news number 1, Vice Admiral Bacordo pinatunayan ang kagustuhan ni President Duterte para maging moderno ang Philippine Navy. Good news number 2, BRP Jose Rizal Ff150, unang missile frigate ng Philippine Navy, ay hindi nakaranas ng anumang pagkasira ng iba't ibang mga sistema nito sa loob ng 2 linggong Rim of the Pacific o Rimpac na pagsasanay na ginanap sa karagatan ng Hawaii. Yan ang ating paksa sa vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago namin mga video uploads. Maraming salamat. Pero bago natin simulan ang vlog, panoorin muna natin ang isang video interview kay Vice Admiral Bacordo kung gaano ka-importante ang suporta ni President Duterte sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. My command guidance was premised by several factors. We had this Afp Modernization Act of 1995, and we know very well that it was not fully realized because of budget issues. What should go to the Afp? What should go to the government? But we are quite lucky that when President Duterte assumed as a president, he gave us the full support to this AFP modernization program. Walang naiulat na mga insidente sa kaligtasan at seguridad. Walang armas, komunikasyon, elektroniko at katawan ng barko, makinarya at electrical na pagkasira ang naiulat, sinabi ng punong Navy na si Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo ngayong Lunes. Nang tanungin para sa mga update tungkol sa paglahok ng BRP Jose Rizal Ff150 sa Rimpac 2020, sinabi ni Vice Admiral Bacordo na ang barko at ang kanyang mga tauhan ngayong Lunes sa oras ng Hawaii ay nagtapos na ng kanilang pakikilahok sa tinaguriang War at Sea Exercise at papasok sa Jose Base Pearl Harbor, Hawaii sa ikauna ng Setyembre. Ang RIMPAC na pagsasanay ngayong taon ay ginanap mula ika-17 hanggang ika-31 ng Agosto na ang War at Sea Exercise Phase ay nagsisilbing huling serye ng BRP Jose Rizal Ff150 para sa 2 taong naval exercise. Ang Ff150 na kumpleto ang lahat ng ibinigay na serye ng pagsasanay ay nagpapakita ng kanyang kakayahang hawakan ang iba't ibang mga operational requirements, dagdag pa ni Bacordo. Sa panahon ng mga naval games, sinabi ni Bacordo na ang BRP Jose Rizal ay hindi nagpaputok ng anumang missile dahil hindi sumali ang Philippine Navy sa sinking exercise. Ang Ff150 ay nag-refueling sa Joint Base Pearl Harbor sa oras na ito. Sinamantala ng BRP Jose Rizal Ff150 ang RIMPAC 2020 upang sanayin bilang isang kuponan, isabay ang barko sa mga posibleng pangyayari sa real world at ang mga tauhan sa oras na ito. Sinabi ni Vice Admiral Bacordo na ang pakikilahok ng barko ay kinilala din ng mga katapat nito sa US, partikular ang commander ng US Navy 3rd Fleet na si Vice Admiral Scott Conn, na nauna nang sinabi na masaya silang nakilahok ang Pilipinas sa RIMPAC kasama ang BRP Jose Rizal Ff150. Mga idol at kabayan, kapag dumating na at makumpleto na ang mga armas at ammunition ng BRP Jose Rizal Ff150 sa susunod na taon, siguradong malaki ang maitutulong nito upang maprotektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ipagpatuloy lang ng gobyerno ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Siguradong may maitutulong ito para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating rehiyon. Mabuhay ang Philippine Navy! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!